good afternoon, no? Today is Mother's Day, no? And now, no, we will focus, no? Dito po sa solution po sa traffic congestion here in Metro Manila. Okay? For almost 10 years po, no? One decade, no? Nagna-number one po parate, no? Ang Philippines or Metro Manila for the worst traffic in the world. Yes. So today, no, we're going to contribute, no, ating pong thoughts, ideas, no, and some knowledge or maybe expertise, no, on how to solve or ease, no, the traffic congestion here in Metro Manila. Okay? First po, no, basic po muna tayo. What is traffic nga ba? Traffic yan po yung, ano, no, yung presence, no, and accumulation, no, yung pagdating po, no, presensya at pagdami po, no, ng mga sasakyan sa street or kalye. And yung movement po nila, no, ng mga sasakyan na ito, yan po, no, ang aking definition po ng traffic. Okay? I-classify po natin yung traffic into 3, no? Yung traffic is either na heavy po, no? And pangalawa, yung light po siya. Pangatlo, yung free-flowing. So now, no, paano natin i-solve ang traffic? Okay, basically, ito lang po yung ano, no, yung kailangan natin gawin para ma-solve ang traffic, no? Yung traffic po na from heavy, no? Meaning, kung yung antaron sa sakyan, eh, para uusad pagong, no? Uusad ng konti, few meters, tapos i-stop, no? Or yung sasakyan nyo natin, ay tumatakbo lang ko ng 10 to 20 kilometers per hour, no? So, I consider na po na heavy po yan, no? So, ano po dapat natin gawin para ma-solve yung traffic? Simple lang, no? So, from 20, no, kung magagawa na ating 50 kilometers per hour po, no, yung takbo ng sasakyan, I consider na na-solve na po natin yung traffic problem. Okay? So, yun lang po, no? From 20 na heavy, gawin natin 50, solve na. Traffic. So, happy note tayo pag 50 kilometers per hour yung takbo ng sasakyan natin. Okay? So, napakasimple lang, di ba? Pero, of course, in reality, no, mahirap pong gawin, you know, na gawin yung 50 yung minimum na takbo na sasakyan. Okay? So, yung traffic po, no, to solve po, no, para po yung doktor din, no, kailangan natin yung doktor. For example, no, meron tayong, sipon, no, congestion sa baga. Okay? So, pag normal, mga simple lang, nakukuha ko natin yun ng, yung gargle lang ng asin, mainit tubig, no? Pero minsan, inuman lang ko natin ng nilusin po yun, no? Salt box, gagaling na. Pero, no? Pag yung congestion, no? O sipon, lumalala, no? Meaning, hindi ko siya gumagaling. So, pag gagargle nyo ng asin, no? Pag inom nyo ng salt box, yung nilusin, definitely, no? Pupuntok tayo sa doktor. So, anong doktor yung kailangan natin puntahan kapag meron tayong congestion, no? Yung lung congestion. Pupuntok tayo sa mga pulmonologist, no? Normally, yung mga family doctor, alam na ho nila yan, no? Pero pag medyo malala na, kailangan nyo ng expert, no? Sa mga lung congestion, yan po pupuntahan nyo, pulmonologist. Si pulmonologist, no, basically, ang gagawin ho niya, gagamit lang ho yung stethoscope, no? Lalagyan yung stethoscope yung baga nyo sa harap tsaka yung sa likod. Okay? By using a stethoscope, yung mga magagaling ho natin ng mga pulmonologist, may idea, no, sila kung anong sakit nyo. Okay? So, normally, kung nakita naman nila na meron kayo talagang serious lang infection, ibibigyan agad kayo ng antibiotic. Okay? So, ano yung mga antibiotic? Normally, yun yung mga okay, hindi ko na maalala, no? Hindi naman tayo ko paramot ng gamot dito. Okay? So, yung antibiotic normally, inumin nyo na 3 to 7 days po yan, dapat gumaling. So, ganun lang kasimple. Pero, pag may narinig po yung yung pulmonologist na yung doctor na mas grabe, no? Mas
serious yung sakit nyo, eh ano pang gagawin ng doktor? Okay? So, ang gagawin ng doktor nyo is, i-refer ko kayo sa x-ray. Yung x-ray, syempre, dun o, magiging visual na po, no? Kung gaano po yung extent, no? Ng inyong lung congestion. Okay? So, maraming causes po yung lung congestion, eh. No? Pwede po yun na emphysema, no? Lately nga po, pwede maging COVID. And pwede po yung mga maging ano po, no? Yung common na ano po, no? Na sakit. Yung pneumonia. So, once na nakita ko sa x-ray, no? Kung ano yung sakit mo doon, eh, bibigyan ako yun ng more serious na medication. So, normal, hindi naman nagkatayin ng operahan, eh, no? Pero baka i-confine po kayo, no? Prefer na makita ko ng doctor, no? Na lalo po continuous, no? Nakakahawa yung sakit nyo. Okay, ano ko lang siya sa traffic nito? Napunta tayo sa medicine. Okay? So, ganun din yung traffic, eh. So, parang, ano yun, eh, sakit sa baga, no? Yung ng congestion, pareho may bara. Okay? Yun nga lang, oh, pagka sa tao, sa baga, lang congestion, sa traffic, ang traffic ko dyan, traffic, tabag ko dyan, traffic congestion. So, parehong-pareho sila, no? Na nagbabara. So, from there lang po, namili ko yung example, no? Yung traffic, ganun din, eh. So, pag simple lang yung traffic, no? Parang doktor, okay, I mean, pag medyo light lang yung traffic, no? Eh, kailangan lang natin ng simpleng ano lang din, no? Simpleng medication, no? How? Okay? Sa next vlog po natin, no? Didiscuss natin, no? Point by point, no? Yung pong traffic problems, no? Yung mga causes niya, and yung point by point solution. Okay? Sa traffic po, no, there's no one push button solution, no? Hindi ko yung pwedeng isang push button lang, kaya solve na yung traffic. Wala akong ganun. Yung traffic po, medyo complicated po yun, no? Parang relationship. Parang relasyon yan, komplikado. Okay? So, I hope, no, na, sa next vlog po natin, no? Kung hindi po kayo na mag-subscribe, no, sa aking channel, please, press the subscribe, like, hit, and share button, no? Para na tayo ma-update, no? Or magkaroon po ng knowledge, no? At para tayo makatulong, no? On how to solve the traffic problem here in Metro Manila. Okay? So, kasi lahat po tayo nagko-contribute sa traffic, eh, no? Once na nagdalaw kayo sa sakin sa kalye, o naglakad doon kayo, nagbisikleta, sabakay doon kayo ng motorsiklo, angkas, no? Order kayo sa Lalamove. Eh, mas na pumunta ko sa kalyo yung mga, ano, no, yung mga in-order nyo na yan, magkakontribute ng traffic yan. So, again, no, please like, share, and follow my channel. Okay? And hoping, to solve the traffic problem in the next few days.